Meron na namang bagong update, kaya sa Mobile Legends Guide na to, iisa-isahin natin lahat ng mga binago sa hero, items, pati na rin sa bagong experience na matatanggap sa early level. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-share na rin natin yung video para matuto rin yung iba. Okay, let's go! Simulan muna natin sa mga hero adjustments. Ang unang binago ay si Natalia. Ang passive niya, inalis na yung invisible at ginawa na yung camouflage. Maliban doon, dati kailangan 2 seconds siya magtago ng bush bago mag-invisible. Ngayon 1 second na lang, naka-camouflage na siya. Maliban doon, inalis na rin nila yung mark na nalalagay sa ulo ng kalaban kapag papalapit na si Natalia. At ang kapalit nun, kapag natanggal yung camouflage state ni Natalia, meron pa siyang 1 second para magamit yung enhanced basic attack. Maliban doon, ang sunod na pinalakas sa kanya is yung first skill niya. Pinataas yung base damage sa early game pati sa late game. At pagdating naman sa second skill, pinataas yung slow sa late game. Pero tinanggal nila yung extra attack speed. At pagdating naman sa ultimate, inalis nila yung extra physical attack for 3 seconds kapag ginagamit natin yon. Ang pinalit nila, permanent critical chance tuwing nila level up natin yung ultimate ni Natalia. Unlimited camouflage at permanent crit chance ang ginawa nila sa bagong Natalia, tapos bagay pa sa kanya yung bagong item. Pero hindi ko pa rin sigurado kung buff ba or nerf yung ginawa kay Natalia. Ang sunod na binago ay si Olus. Yung first skill niya, mas pinataas yung cooldown pero mas pinatagal din yung duration. At yung bagong effect ng first skill ni Olus, tuwing tumataas yung extra physical attack niya, mas tumataas yung frontal damage reduction. Ibig sabihin, kapag nag-build tayo ng mas maraming physical damage na item, tapos gumamit tayo ng first skill, mas makunat si Olus sa mga nasa harap. Pagdating naman sa second skill ni Olus, binawasan nila yung cooldown nun. 5 seconds na lang at all levels, pero binawasan rin nila yung attack speed boost. Binago rin nila yung lifesteal ng second skill. Dati magkakaroon siya ng 25 to 100 plus 35 extra physical attack. Ngayon, stick lang siya sa 50 to 100. Ibig sabihin, kahit mag-build tayo ng physical damage item, hindi tataas yung lifesteal ng second skill. At pagdating sa ultimate niya, pinalitan din yung lifesteal ng crit chance at yung damage ng ultimate binawasan. Gusto nilang umasa si Olus sa bagong item at sa bagong Huskloh. Ang sunod na na-buff ay si Alucard. Gagana na yung passive ni Alucard kahit mayroong minions na malapit. Pero binawasan nila yung ratio ng skill damage at tinaasan nila yung enhanced basic attack. Pagdating naman sa ultimate niya, nilagyan din nila ng bagong effect. Meron na rin permanent hybrid lifesteal si Alucard tuwing nile-level up niya yung ultimate. At para maging balance, binawasan nila yung extra hybrid lifesteal na bigay tuwing gumagamit tayo ng ultimate. Babagay din kay Alucard yung bagong item at yung bagong Huskloh. Pagdating naman kay Yuzong, mas pinabilis nila yung pagdating ng passive niya, tapos meron na rin yung extra movement speed. Binawasan din yung cooldown ng first skill, tapos pinataas yung spell bump sa mga minions. Pagdating naman sa second skill, mas pinahaba yung enhanced basic attack kapag tumatama yung second skill. At pagdating naman sa ultimate Yuzong, tinanggal nila yung damage kapag bababa galing dragon form. Maganda yung buff na to kay Yuzong, kaya tingin ko makakabalik talaga siya sa meta. Ang sunod ay si Ixia. Binawasan nila yung attack speed growth, tapos pinataas nila yung damage ng first skill. At pagdating sa ultimate niya, mabibigyan na rin siya ng extra 50% attack speed. Ibig sabihin, mas gusto nila mag-build tayo ng burst damage kay Ixia. Ang sunod naman ay si Irithel. Binawasan yung cooldown ng ultimate, pero binawasan din yung duration. Magandang buff to kay Irithel kasi umaasa lang siya sa ultimate. Ang sunod naman ay si Odette. Binalik na ulit nila yung dash kapag gumagamit ng ultimate si Odette. Malaking bagay ito dahil pwede na ulit makapag-reposition si Odette tuwing gumagamit ng ultimate. Ang sunod naman ay si Lilia. Mas pinabilis nila yung flying speed ng passive niya. Ibig sabihin, mas mabilis nang lilipat yung bomba ni Lilia kaya mas madali na rin nating mapapatama yon. Maliban doon, binawasan din nila yung cooldown ng second skill sa late game. 5 seconds na lang ang recharge time ng second skill. Pero ang kapalit nun, tuwing nag-ultimate si Lilia, hindi na siya magkakaroon ng stack ng second skill. Hindi ko pa sigurado kung buff ba talaga or nerf yung ginawa kay Lilia. Pagdating naman kay Zilong, ang unang binago sa kanya is yung passive.
Mas pinataas na yung damage tapos ginawa pang 3 times yung lifesteal. Dahil sa passive niya, kaya mas makakasustain siya sa lane. Pagdating naman sa second skill ni Zilong, meron na siyang extended triggering time. Ibig sabihin, kahit hindi natin totally malasit yung minions, basta within 0.5 seconds na kapag deal ng damage si Zilong, magko-cooldown pa rin yung second skill. Dahil sa update na to, tingin ko dadami na naman ang gagamit ng Zilong. Ang sunod naman ay si Leomord. Ang bagong effect ng passive niya, lahat ng crit chance ni Leomord mapupunta sa physical attack. Dahil nga siguradong critical naman yung damage ni Leomord kapag kalahati na lang yung HP ng kalaban. Kaya yung crit chance nilagay na lang nila sa physical attack. Maliban doon, binawasan din nila yung cooldown ng ultimate ni Leomord. Magandang buff to kay Leomord para mas mag-deal palalo siya ng extra burst damage. Ang sunod na buff ay si Ruby. Binawasan yung base damage ng first skill niya pero pinataas yung total physical attack bonus. Ibig sabihin, gusto nila mag-build ng damage item si Ruby. Maliban doon, binawasan din yung cooldown ng first skill niya ng 1 second pagdating sa late game. Pagdating naman sa mga na-nerf, ang unang na-nerf is si Ling. Dahil sa bagong emblem, kaya binawasan yung attack speed ratio niya at yung crit chance multiplier. Tingin ko balance lang to kasi si Ling yung isa sa pinaka nag-benefit sa bagong emblem. Ang sunod na nerf ay si Eve. Binawasan yung slow effect ng second skill, tapos binawasan din yung slow effect kapag nagsaswipe sa ultimate. Maliban doon, tinaasan pa yung cooldown ng ultimate niya. Walang nabawas sa damage ni Eve kaya tingin ko pasok pa rin siya sa meta. Ang sunod na nerf ay si Alpha. Binawasan yung extra physical attack bonus ng passive, tapos binawasan naman yung base damage ng second skill sa early game. Magandang balance to dahil nga napakasakit ni Alpha kahit early game pa lang. Binawasan din yung regen na bigay ng second skill niya sa early game. Ang sunod na nerf ay si Preya. Tinaasan yung cooldown ng second skill, tapos binawasan yung time na pwede kang mag-cast ulit ng second skill niya. Ibig sabihin, mas mabilis nang mawawala yung second skill niya kapag hindi natin ginamit agad. Maliban doon, imbis na max attack speed yung bigay ng second skill, ngayon plus 200% attack speed na lang. Medyo malaking nerf to para kay Preya. Ang sunod na nerf ay si Arlott. Pinatagal yung cooldown ng ultimate, tapos tinaasan yung force swing time. Ibig sabihin, mas mabagal nang lalabas yung ultimate ni Arlott. Maliban doon, meron na rin siyang warning effect katulad ng kay Fredrin, kaya mas madali na rin siyang maiilagan. Medyo malaking nerf to kay Arlott, pero mas madali na siyang magagamit, lalo na yung ultimate flicker. Isa pang nabuff is yung first skill ni Xavier. Mas pinataas nila yung base damage para mas makasabay siya sa early game. Pagdating naman kay Nana, tinaasan nila yung base damage ng first skill at ultimate, tapos binawasan yung magic power bonus. Ibig sabihin, mas pinalakas nila sa early game, tapos binawasan nila yung late game damage. Halos ganun din yung ginawa kay Vexana, binawasan yung passive base damage sa early game, tapos pinataas yung base damage ng second skill, tapos binawasan yung magic power bonus para mas makasabay sila sa early game. Pagdating naman kay Aldous, gusto nilang ilagay sa XP lane si Aldous, kaya yung mga siege minion or yung mga tanke, mas malaking stack na yung dagdag. Plus 10 stack kapag nakalasit ng tanke at plus 5 kapag hindi nalasit. Pero para maging balance, binawasan nila ng 1 damage per stack yung first skill niya. Tingin ko mas babagay sa gold lane si Aldous kesa sa XP lane kasi kailangan niya talaga ng time para makapag-farm. Halos ganun din yung ginawa kay Alice. Kapag may namamatay na tanke malapit sa kanya, dalawang orb na yung binabagsak. Ang problema nga lang, binawasan nila yung max HP at max mana na bigay sa bawat orb. Tingin ko nerf to kay Alice kasi hindi na nga sapat yung mana niya kapag max na yung ultimate tapos binawasan pa nila yung max mana increase. Maliban doon, ginawa na rin 60 yung requirement para sa extra movement speed ng passive niya. At isa pang binago ay si Faramis. Binawasan nila yung number of bounce ng second skill niya, pero pinataas nila yung magic power bonus. Dalawang bounce na lang yung magagawa ng second skill, kaya hindi na natin mapapagana yung lethal ignition kapag dalawa lang yung target. Kailangan maging tatlo yung target para mapagana natin yung lethal ignition. Pagdating naman sa battlefield adjustments, ang unang binago is yung experience na matatanggap sa level 2 hanggang level 4. Mas matagal nang makakapagpa-level 2 hanggang level 4, pero mas mabilis naman magpa-level 4 hanggang level 6. Dahil sa adjustment na yan, hindi agad magle-level 4 yung mga lane heroes pag-up ng unang turtle. At para bumilis pa rin yung pagpapa-level 4 ng mga jungler, kaya tinaasan nila yung XP na bigay ng Horned Lizard, Fire Beetles at Lava Golems.
Pero mas matagal pa rin yung pagpapa-level 4 kumpara sa last patch. At ang isa pang binago nila pagdating sa experience is yung XP na makukuha mo kapag napatay mo yung mga turtle. Plus 12.5% XP gain sa buong team kapag nakukuha yung turtle. Dahil sa buff na yan, maraming makikipag-agawan ulit ng turtle. Sunod na binago nila is yung damage ng mga magic attack sa tower. 100% na rin ang magic power ang magiging damage sa tower. Ibig sabihin, mas mabilis nang makakabasag ang mga magic power based na hero. Pagdating naman sa mga items, ang unang binago is yung Huskloh. Inalis na nila yung Scarlet Phantom at sinama yun sa Huskloh. Pinawasan yung physical attack pero nagkaroon siya ng 20% attack speed at 20% crit chance. Tapos inalis nila yung insanity na kung saan kapag low HP na ang hero, mas tataas yung lifesteal. Ang pinalit nila is yung Frenzy. Tuwing nagki-critical, magbibigyan ng extra 20% attack speed. Mas mahal na rin ng 200 tapos iba na rin ang build path ng Huskloh. Kailangan nyo lang tandaan na maganda lang ang Huskloh sa mga hero na nagki-critical. Huwag na huwag nyo itong isasabay sa Golden Staff. Ang sunod is yung bagong item na Great Dragon Spear. Meron tong additional 70 physical attack, 10% cooldown reduction at 20% crit chance. At ang passive ng item na to, tuwing gumagamit tayo ng ultimate, mabibigyan tayo ng extra 15% movement speed for 7.5 seconds. Maganda yung item na to para sa mga hero na kailangan ng crit chance at cooldown reduction pero hindi kailangan ng attack speed. Ang mga hero na suggestion nila ay si Zilong, Olus, Natalia, Alucard at Irithel. Sunod na nabuff na item is yung Rapid Boots. Meron na siyang 35% slow effect reduction, pero binawasan yung movement speed. Maganda to pang counter sa mga hero na umaasa sa slow. Ang sunod na nabuff is yung Twilight Armor. Kapag mas mataas yung max HP ng may gamit ng Twilight Armor, mas mataas yung damage block. Maganda to pang counter lalo na sa mga burst damage. Ang sunod is yung Blade Armor. Mas linasan nila yung damage reflection. Ibig sabihin, mas mahihirapan na lalo yung mga marksman. At ang pinakauli is yung steel leg plates. Dahil nga pwedeng gamitin ng kahit sino yung steel leg plates, kaya tinaasan nila yung presyo. Pagdating naman sa emblem, nagbigay din sila ng adjustment. Una, yung basic common emblem, ginawa nilang 12 yung hybrid regen from 15. Maganda yan para mas balance kasi maraming gumagamit ng basic common emblem. Sa talent naman, binawasan yung movement speed ng agility, tinaasan yung damage ng Master Assassin kasi hindi ganun kalaki yung damage na before. Tinaasan din yung mana regen ng Life Drain dahil nga siguro sa pagkaka-nerf ng hybrid regen ng common emblem. Binawasan din yung hybrid defense ng Tenacity at binawasan yung HP regen ng Brave Smite. At dahil nga hindi ganun kalaki yung dagdag ng Killing Spree, kaya magandang tinaasan din nila yung HP regen nun. Ito yung major adjustment na ginawa nila, pero iisa-isahin pa rin natin lahat ng mga hero. Pero sino sa tingin mo ang dapat nating unahin? I-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol dun. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At kung meron kang guide na ito ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol dun.